Ang nangyari dito po sa dalawang host diyan po sa SMNI na si Eric Badoy at saka si Lorraine, si Eric Celis at saka si Lorraine Badoy ay naaayon po sa umiiral na alituntunin partikular sa Kongreso. Ang pag-cite in contempt dito po kay Lorraine Badoy at saka kay Ka-Eric ay hindi po illegal. Ngayon kung sa tingin po ninyo o sa tingin nila illegal, questionin po nila ang naging akto ng Kongreso sa pag-contempt sa kanila sa Supreme Court. Ginawa po iyan ni Governor Mamba at nanalo si Mamba. Pinalaya po siya ng Kongreso. Pero kung sa tingin ninyo, tama yan, di magsi kayo ng tulong sa Supreme Court. Ngunit kung hindi po yan tama, dapat manatili si Eric at Badoy dyan po sa loob ng Kongreso sapagkat sila po ay hayagang lumabag sa umiiral na alituntunin sa Kongreso. Ang pagsisinungaling ay paglabag po sa hearing in aid of legislation. Kapag ka ikaw ay resource person at nagsasalita, sa lahat ng pagkakataon dapat ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Ang ginawa ni Eric, on the other hand, na unruly conduct ay paglabag din po sa alituntunin na pwedeng i-cite in contempt at ganun nga po ang ginawa ng ating mga kongresista. Ngayon, doon sa pagsisinungaling, napaka-double standard ninyo eh. Noong si Knight in contempt particular nitong si Senator Bato de la Rosa, yung leader ng kulto sa Mindanao, nag-react ba kayo? Nagsisinungaling yung tao, yung leader ng kulto, ipinakulong sa Senado. At ngayon, sa tingin ng mga kongresista, nagsisinungaling si Lorraine Badoy, kaya ngayon nakakulong siya diyan po sa loob ng Kongreso. Panoorin po natin ang mga relevant videos kaugnay po ng mga pinag-uusapan po natin na yan. Unahin po natin ito. May we know from the Honorable Abante to be, let us be specific on the specific ground that you are going to cite them in contempt. Okay. Section 11. Napapakinggan po ninyo ha. Section 11, contempt, refusal to answer in a relevant inquiry. Basahin po natin sa kodigo natin dito ha. Ayon po dito sa binabasa kong rules, hindi ko lang maipakita dito sa screen ngayon. Authorized by the rules governing inquiries in aid of legislation. Basis, Section 11, Paragraph C, refusal to answer any relevant inquiry and acting in a disrespectful manner. The following requisite in the exercise of contempt powers were met during the meeting of the committee. A. The committee has quorum. D. The contumacious act is one of those enumerated in Section 11 and Paragraph 3, two-thirds of members constituting quorum voted to cite the person in contempt. Yan po yung nangyari noong nakaraang araw nung ma-contempt ito pong si Celis at saka si Badoy. Ituloy po natin ang video na ito mga tol. Acting in a disrespectful manner because she was found lying, Mr. Chair. That would be my reason to declare, to make a motion to declare her in contempt. Oh, yan ang sinasabi natin, ha? Ang Kongreso, meron po silang contempt power kapag ka ang resource person ay nagsisinungaling. Nakita po natin yan makailang beses sa mga nakalipas na hearing. Ang pinakamagandang halimbawa para masabi natin na kahit kakampi ninyo, gumagawa niyan, walang iba kung hindi si Senator Bato. Pinakontempt niya yung leader ng kulto. Diba si Senator Bato, nakita niya na nagsisinungaling yung leader ng kulto. Kinontempt nila, kinulong nila sa Senado. Ganon din naman itong kay Lorraine Badoy. Nakita nila na nagsisinungaling si Lorraine Badoy, kaya po kinontempt nila. Bakit nagsisinungaling si Lorraine Badoy? Kung babalikan po ninyo ang mga pahayag nito, initially,
sinasabi na siya po ay talent lamang ng SMNI. Pero kinalauna na pag-alaman na siya po pala ay merong shares sa SMNI, particular sa revenue kapag ka meron pong advertisement sa kanilang programa. Hindi lamang siya isang talent, kung hindi isang shareholder ng SMNI. O, tuloy pa po natin yung ibang mga video na relevant po dyan. Isa-isahin po natin panoorin. Prior to that program, Mr. Chair. Mr. Chairman, I think people are lying. Why? Mr. Chairman. And being confused with information and hiding of the truth. Yes. Kanina may na-step na tayo na isa, tapos nandito na naman tayo eh. Alam nyo... No. Mr. Chairman, dito po sa breakdown ng revenue nila, lumalabas dito na, yung pong revenue nyo, yung galing lamang po sa mga radio station nyo. Walang lumalabas sa revenue na nagagaling po doon sa show ninyo. And I think you are lying dahil dito po, naka-breakdown po ang revenue. Itong station ang kumita ng 105 million ng 2022. Nadidinig ninyo, mga tol? Kumita ng 41.8. Kanina sabi ni attorney, wala daw advertisement and promotion. Dito sa advertising and promotion nyo, 12 million ang ginasot nyo ng 2022. At noong 2021, binload nyo nga 810,000 lamang. Tapos ang 2022 is 12 million. In other words, Mr. Chairman, clearly, no? Nagsisinungaling kayo, Ma'am Badoy. Dahil sinasabi nyo, kumikita kayo sa pagiging co-producer, pero hindi nakalista po sa breakdown ng inyong mga revenue. So how can you explain that the one that you have submitted in this copy, hindi kasama yung revenue ninyo, maging producer? How can you explain that? May I, Mr. Chair? Yes, go ahead. Mr. Chair, can I just put this on the record? We've already cited an individual in contempt earlier for failing to provide the information that anyways, the committee requires. Ang mahalaga, nadinig natin ngayon ha, na nakita ng mga kongreso, kongresista dyan sa kongreso na nagsisinungaling itong si Lorraine Badoy. Kaya siya si Knight in contempt. Ngayon, hindi naman huli ang lahat para kina Lorraine Badoy. Pwede silang mag-seek ng tulong sa Supreme Court. Kung sa tingin nila illegal ang pagkakadetine sa kanila, mag-file po sila ng temporary restraining order diyan po sa Supreme Court para ipapigil ang pagkakakulong nila sa Kongreso. Pero ano ang ginawa nitong dalawa? Nag-manifest sila publicly that they will go to a hunger strike. Isang kaparaanan outside of legal method. At ano ang kanilang layunin? Para kumuha lang ng simpatiya ng publiko. Emotional appeal ang ginagawa ngayon itong dalawa, si Eric at si Badoy, at ayaw nilang dumaan sa tamang proseso. Akala naman nila makukuha nila ang Kongreso sa pag-hunger strike. Sino ba ang maapektuhan sa uli? Sila. Sila ang magugutom. Pero mananatili silang nakakulong dyan sa Kongreso hanggat hindi po na-a-adapt ng plenaryo sa Kongreso yung resolusyon ng committee tungkol po dyan. Kaya ine-expect po natin na maaaring makulong itong si Badoy at saka si Celis lagpas ng bagong taon. Dahil ang pagbabalik po ng Kongreso kapag ka nag-break po sila next week ay third week pa po ng January. It will take times para ma-resolve itong pong mga issue na ito and eventually mapalaya itong dalawa na si Celis at saka si Ka Eric. Kaya ang immediate solution is to seek restraining order from the Supreme Court. Ganun ang dapat nilang gawin. Total, sabi naman ni Eric, hinahire niya bilang abogado yung dalawang corporate lawyer doon na si Attorney Sulpico at saka si Attorney Tolentino. Ngayon, pakinggan po natin. Irresponsible nga ba talaga ito pong SMNI. Panoorin at pakinggan po natin ang pahayag dito nitong si Congressman Johnny Pimentel tungkol po sa pagiging irresponsibleng network di umano ng SMNI. I see it, Mr. Chair. It seems that SMNI has a pattern of harassing individuals and entities using false informations. At hindi yan mapapasinungalingan.
kahit sinong supporter ng mga Duterte at SMNI, hindi nyo mapapasinungalingan na ang SMNI nagiging behikulo talaga ito ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Makailang beses nilang ginawa yan. Mga halimbawa, nung National Security Advisor pa, si Professor Clarita Carlos, inintriga nitong si Eric at Badoy na ito'y bumili ng mamahaling sasakyan at regalo daw po ito ng China. Yun po ay walang katotohanan. Nung nagsalita sila sa mayor ng City of Baguio, inintriga nila ito na kumakampi po sa CPP-NPA to the extent na almost makasuhan sila ng cyber libel. At sila po'y humingi ng paumanhin kay Mayor Magalong at nag-public apology. Isang halimbawa ng paninira. Sa programa ng Gika ng Masa, tinawag ni Rodrigo Duterte na most rotten institution ang House of Representatives, kung saan siya mismo ay before na bilang at ang kanyang anak na si Congressman Paulo Duterte ay kasalukuyan na bibilang. Ginamit din ng SMNI ang kanilang programa para makapagsalita si Rodrigo Duterte ng pananakot dito kay Franz Castro, hindi lamang isang beses, kung hindi dalawang beses, October 11 at November 16, 2023. Mga katotohanan na mahirap pasinungalingan. Ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Congressman Pimentel. I sincerely believe that SMNI is being used as a tool to spread false information with regards to attacking, maligning, destroying the reputation of certain individuals and entities. Kaya nga, Mr. Chair, in this hearing, I would like to establish, or rather, hopefully establish, itong pattern ng sex, or rather, serial harasser. Mr. Chair, upon research for the past 3 days, we have found out that SMNI or Suara Sud for that matter is facing several cases, not only in the courts but in KBP, MTRCB, NTC, and other bodies. I have in my possession some of the cases, Mr. Chair. One, Concepcion, Empeño, Linda, Catapan, and Cristina Palabay versus Suara Sud Media Corporation. Docket number case, number 2022-027. It was filed at the National Telecommunications... Ito ha, iniisa-isa po ngayon ni Congressman Pimentel ang mga kasong kinakaharap ng SMNI. Commission on June 2022. The complaint arises from an SMNI broadcast featuring an interview with Palparan conducted by Lorraine Badoy. In this interview, allegations were made associating Vice President Robredo suggesting an alliance with CPP-NPA in DF. The broadcast specifically referred to the Bicol region as being infested with such affiliations. Now, Mr. Chair, may I ask Lorraine Badoy, inakusahan po ninyo si former Vice President Lenny Robredo claiming that he has an alliance with communists. Meron po kayong ebidensya na nagpapatunay na si former Vice President Lenny Robredo ay may alyansa sa komunista, because you released this statement and accused her of conniving with communists. Because if you cannot prove or you cannot present evidence, then clearly this is a testimony that indeed Lorraine Badoy and Ka Eric is spreading false information, which is a violation of Section 4. Kasagot po ni Ma'am Badoy. Mr. Chair, yung tungkol po sa former Vice President, yung statement po na yon, ay hindi po yun personal na opinion ko. I said all those things as the Strategic Communications Cluster Head of the National Task Force, LCAC, at the time. And that was, in fact, the official stand of our government. Therefore,
meron po siyang tinatayuan na ebidensya. Hindi ko po yun personal na opinion. Natawa ko dun sa nabasa kong comment. Meron na namang Ka-Eric at Badoy for Senator 2028. Anak ng teteng itong mga DD sheets. Talagang ganyan ang pag-uutak ninyo. Nung nakasuhan si Bantag for 2025, Senator. Nung nakasuhan ng murder din itong si Tevez, Tevez for Senator 2025. Lahat na lamang. Ganyan na ba talaga kababaw ang mga botante natin dito sa Pilipinas? Na kapag ka nakakasuhan, piling inaapit, tapos patatakbuhin nyo na kagad sa Senado o sa kung anumang posisyon sa gobyerno. Nakakatawa naman. Pero kayo po ang nag-disseminate ng information na yon. It could be the stand of the government, but kayo po ang nag-air ng akusasyon na yon na si Robredo ay may alyansa sa komunista. Hindi po ba? Yes, Mr. Chair, that was part of my job. So in short po, ginamit po din yung plataforma ng SMNI to spread false information. Hindi po ba? Mr. Chair. Because according to you, hindi galing sa inyo eh. So did you verify the report? That was, that, Mr. Chair, that came from the National Task Force, LCAP, and that was our official stand. And the LCAP is made of all these agencies in government. And kaya po sinabi po yun, Mr. Chair, it was as my mandate bilang trabaho ko po na spokesperson na National Task Force LCAP na bago naglalabas ng ganyang statement, meron pong vetting process. Okay, ma'am, meron po ba kayong dokumento to support this position of the National Task Force? I can, Mr. Chair, I can produce it. Okay, can you please submit that by tomorrow to the committee? Yes, Mr. Chair. And we would like to see the basis. This National Task Force, this is created by whom? The National Task Force LCAP, Mr. Chair, is the Executive Order Number 70 that was created by then President Rodrigo Roa Duterte, and it was continued by the sitting President, President Bongbong Marcos. So it is still in existence. Ngayon, sa mga tumitira kay Pangulong Bongbong Marcos, bago kayo magbubuka ng inyong mga bibig at kondenahin si PBBM sa amnesty program, katulad ng ginawa ng hinahangaan yung si Vice President Sara Duterte, isipin nyo muna kung sino ang nagtatag ng NTF-LCAC or National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. It was created under Executive Order Number 70 in 2017. I hope tama yung taon sa aking pagkakaalala. And syempre, sino ang nag-issue na presidente? Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At tatandaan ninyo ito, ang NTF-LCAC, meron po itong whole of nation approach at bahagi po ng NTF-LCAC ang amnesty program. Makailang beses pong nagbigay ng pagkakataon ang NTF-LCAC sa mga aktibong rebelde na sumuko at magbagong buhay at tinanggap po sila ng ating gobyerno. Ginagawa na po iyan panahon pa ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos merong lakas ng loob itong si Vice Presidente Sara Duterte na sabihan ng ating Pangulo na ang pakikipag-usap sa mga tao na ito ay pakikipag-usap sa demonyo. E nakikipag-usap na mismo ang dating gobyerno para sa mga aktibong miyembro ng CPPNPA na sumuko at magbalik loob sa ating gobyerno. Pero pinoformalize ng kasalukuyang gobyerno. Kasi bakit? Amnesty, tandaan po natin, is a political process. It is a form of executive clemency granted by the president with the concurrence of the Congress. Kaya nga, ito ay binibigay usually sa group of individuals na merong na tinatawag na political offenders because they perpetrate crimes in pursuance for their ideological principles. Nakagagawa po sila ng mga krimen. At dahil po dyan, maaaring meron silang kinakaharap na kaso sa ating korte o mga convicted felons na. Pero ang amnesty na isinusulong na ating gobyerno sa kasalukuyan ay walang preconditions na tinatawag. Hindi pa pwedeng sabihin ng mga rebelde na ito na kailangan bawiin muna ang kaso sa kanila bago po sila sumuko. Walang ganon.
ano, saka merong qualifications ito. Hindi lahat ng krimen na nagawa ng mga miyembro ng CPP, NPA, NDF ay katanggap-tanggap para sa amnesty program na isinusulong ngayon ng kasalukuyang gobyerno. Tandaan po natin, ang mga krimen na maaari lamang mapasama dito ay kapag ka nagawa nila ang krimen na yon in pursuance doon po sa in furtherance doon po sa kanilang pagre-rebelde sa gobyerno. Pero ang paggagahasa, ang pagnanakaw, ang panununog ng mga ari-arian, definitely hindi po yon kasama. O ituloy po natin ang pakikinig dito po sa mga katanungan kay Loren Badoy at saka yung pagpapahayag ni Congressman Johnny Pimentel kaugnay po ng mga kasong kinakaharap nito pong SMNI. Yes, this National Task Force. Yes, Mr. Chair, but I'm no longer part of it officially. Thank you very much. The Honorable Mr. Chair, as I stated earlier, I would like to establish that SMNI is being used as a tool to spread false information. Ngayon, dito po tayo. SMNI aired an interview in its news channel wherein Ms. Badoy claimed that Ana Patricia Noon, who put up the Maguindanao Communist Party, had also links to the communist movement. Toto po ba ito, Mr. Badoy, Ma'am Badoy? Mr. Chair, again, that was in official stand po ulit yon ng National Task Force LCAC. Hindi ko po yun personal na opinion. And I can, again, Mr. Chair, submit documents and proof regarding this. Yes, as stated by the chair, pag-submit din po dito kung totoo po ba talaga na yun ang stand ng government. Okay, isingit lang natin ito mga tol. Katulad po nung nabanggit natin, ang amnesty ni PBBM ay hindi para sa lahat. Ayon sa Proclamation 1093, granting amnesty to former rebels of the communist terrorist group who have committed crimes punishable under the revised penal code and the special penal laws in furtherance of their political beliefs. Section 1, grant of amnesty. The amnesty granted under shall not cover kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, and other crimes committed against chastity as defined in the revised penal code as amended, crimes committed for personal ends, violation of Republic Act 9165, otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, grave violations of the Geneva Convention of 1949, and those identified by the United Nations as crimes that can never be amnestied, such as genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, and forced disappearances, and other gross violations of human rights. Ito ay para lamang sa mga former rebels na nais magbagong buhay. Tuloy pa rin ang pagtugis sa mga rebelde and no ceasefire. That is why sinasabi natin kanina mga tol, there is no preconditions prior to entering to amnesty program na isinusulong po ng ating gobyerno. Ang mahalaga, merong pagkilala sa usaping pangkapayapaan ng kasalukuyang gobyerno kasi yan lamang ang tanging solusyon. Hindi po kailanman magtatagumpay ang anumang administrasyon sa patuloy na pakikipaggera lalong-lalo na sa kapwa po natin Pilipino. Mahalaga na mapagkaisa po ng ating Pangulo sa kasalukuyan ang lahat ng mga Pilipino at tumutok na lamang sa mga problema na kung saan ang katunggali po natin ay ibang nationals katulad po ng nangyayari diyan sa West Philippine Sea. Tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita. Because kayo po ang spokesperson at that time. Yes, Mr. Chair. SMNI also violated numerous provisions of 2007 Broadcaster Code of the Philippines, specifically as regards to the credibility of news sources and reports. Ito po ang palaging problema ng SMNI. Mr. Chair, kagaya nung sinabi ninyo na that the speaker spent 1.8 billion pesos in traveling expenses, pero during the last hearing, nung tinanong ko po si Ka Eric, eventually he admitted na mali pala ang source niya
because we presented their documents and testimonies from the Secretary General and the okay, Head of the Finance. Okay, narinig na po natin makailang beses yan. Uulitin lang natin, walang katotohanan ang 1.8 billion pesos. Yan po ay napatunayan sa hearing sa Kongreso sapagkat nasa 4.3 billion pesos lamang ang travel expenses ng Speaker of the House at ang overall travel expenses ng House of Representatives ay nasa kulang-kulang 40 million pesos lamang. Malayong-malayo po ito sa statement na ginawa nitong si Ka Eric na abot sa 1.8 billion pesos at dinagdagan niya pa na kung kasama daw po ang entourage ay nasa 2 billion pesos ito. Kayo, ano sa tingin ninyo? Nararapat pa bang manatili ang prangkisa ng SMNI o dapat na ba itong suspindihin o i-revoke, bawiin ng Kongreso? Maraming maraming salamat po sa inyo. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shout out sa lahat ng ating mga manonood.